17 na ang kaso ng Delta variant sa Pilipinas, heightened alert na ang bansa. At ayon sa DOH, dapat sabayan ito ng pagbabakuna. Ilang porsyento na nga ba ng mga Pinoy ang nabakunahan? Saksi, si Leigh Alves. Mas madaling makahawa at mas malaki ang chance ang ma-ospital. Yan ang peligro ng Delta variant na unang na-detect sa India at sinasabing nagtulak ng COVID tsunami doon. The Delta variant is well on its way to becoming the dominant variant globally because of its significantly increased transmissibility. Ngayon naman, libo-libong kaso ng Delta variant ang na-detect sa United Kingdom. Sa Germany, pinangangambahang maging dominant variant ito sa autumn season. Kumpara sa Alpha variant na unang na-detect sa United Kingdom, 60% more transmissible o mas nakakahawa ang Delta variant. Mas matagal din daw ang gamutan. At ayon sa Philippine Genome Center, mas mabilis mag-deteriorate ang mga kaso. Tinatamaan din ito ang mga bata. Kaya niya maghawa ng up to 8 persons. Kaya kailangan po tayo talagang tagtibayan yung ating mga border controls. Ayon sa DOH, 4 na bagong kaso ng Delta variant ang naitala sa bansa. 3 sa kanila mga seaman na crew ng MV Eastern Hope na nakadaong ngayon sa South Korea. Pinauwi sila sa Pilipinas nitong June 3 nang magpositibo sa COVID. 2 sa kanila kumpleto ng 10-day isolation at na-discharge na. Ang isa ginagamot sa isang ospital sa Metro Manila. Ang ika-4 na kaso, returning overseas Filipino din mula naman sa Saudi Arabia. Dumating siya sa bansa nitong May 24, tagged as recovered noong June 10. Home quarantine siya sa kanilang lugar na hindi tinukoy ng DOH. 17 na ang kaso ng Delta variant sa Pilipinas. Isa rito ang namatay at isa pa ang active case. Bahagi ng mahigit 1.3 million COVID cases sa bansa. Wala pa namang local transmission ng Delta variant. Puro returning overseas Filipinos ito, no? Itong ating mga na-detect na mga individuals with the variants. Wala po sa komunidad yan. Kaya naman naghigpit na sa border control gaya ng mandatory quarantine at testing para sa mga galing ibang bansa. Nasa heightened alert po lahat. Kailangan bantayan maigi ang Delta variant across our borders. We cannot have non-uniformity in the implementation of our border control. Ang Delta variant ang naging sentro ng meeting nitong Sabado ng mga Metro Manila Mayor at National Government. Importante rito ay ang pagbabantay ng airport and of course, ito yung mga pier natin to make sure walang lalabas ng bahay at talagang to serve the full quarantine days. Pinaghandaan din ng Delta variant sa Baguio City. Itutuloy natin yung pagsusot ng face shield natin at syempre yung face mask. It's a matter of time, we might get hit with the Delta variant. At mabuti na yung sanay na tayo. May parating namang 180 million pesos na halaga ng supplies para tuloy-tuloy ang genome sequencing. 45 lang kasi ang na-sequence sa huling batch ng samples dahil sa kakulangan ng laboratory supply. Bukod sa pagsunod sa health protocol, isa rin sa mga nakikitang armas kontra Delta variant ang pagpapabakuna. Kailangan, as soon as may mga eligible na tayo, bilisan natin ang pagbabakuna natin. Mahigit 8.4 million doses ang naiturok sa mga vaccine sa bansa. Sa mahigit 110 million na populasyon ng Pilipinas, mahigit 5% pa lang ang naka-first dose. Halos 2% naman ang fully vaccinated. Kung pagbabasehan ng kasalukuyang bilis ng vaccine rollout, pinakamaaga na ang January 2022 para maabot ng bansa ang herd containment. Ibig sabihin 25 million hanggang 50 million ang fully vaccinated. Ang pinaka-aasam na herd immunity naman, kung saan 58 million hanggang 70 million ang fully vaccinated, November 2022 ang pinakamaaga. Ang higit 70 million fully vaccinated Filipinos maaabot sa March 2023 pa. Pero tiwala pa rin si Vaccine Czar Carlito Galvez na maaabot natin ang herd immunity bago matapos ang taon. Ngayong pirmado na ang supply agreement para sa 40 million doses ng Pfizer. Ito anya ang pinakamalaking vaccine deal ng Pilipinas ngayong 2021. Bago nito, sinabi ni Galvez, nakakulangan ang supply ng bakuna ang dahilan ng bumagal na vaccine rollout. Ako si Leigh Alves, ang inyong saksi.